Simula December 27, 2022, ang lahat ng mobile network subscribers ay dapat irehistro ang kanilang SIM o Subscriber Identity Module cards. At sa video ito, malalaman nyo ang ilan sa mga nakasaad sa SIM registration law at kung paano i-register ang inyong SIM cards. Inilabas na ng National Telecommunications Commission o NTC ang Implementing Rules and Regulations o IRR nito para sa SIM Card Registration Act. Ang mga ibebentang SIM cards pagsapit ng December 27, 2022 ay naka-deactivate mode at kailangang i-register ang mga ito para magamit. Tandaan, libre ang SIM card registration. Online registration. Ayon sa IRR, magkakaroon ng online registration platform ang website ng mga telco providers. Una, kailangang i-fill out ang SIM card registration form. Provide ang buong pangalan, birthday, kasarian, address, klase ng ID na isusumite, at ID number na isasubmit nyo sa pag-register. Pangalawa, magsumite ng dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan. Kabilang sa valid IDs ay ang mga sumusunod: passport, Philippine ID or National ID, SSS ID, GSIS ID, driver's license, NBI clearance, police clearance, firearms license to own and possess ID, PRC ID, IBP ID, OWA ID, BIR ID, voter's ID, senior citizen's card, unified multi-purpose identification card o UMID ID, PWD ID, at iba pang mga government-issued ID na may litrato. Para sa SIM owners na menor de edad, ang SIM card ay irerehistro sa pangalan ng magulang o legal guardian at kailangan din ng kanilang consent para marehistro ito. Walang limitasyon kung ilang SIM card ang bibilhin basta tama at kumpleto ang impormasyong ibibigay sa registration form. Para sa mga subscribers na limitado ang internet connection, ang SIM registration ay pangungunahan ng Department of Information and Communications Technology, National Telecommunications Commission, ng Department of Interior and Local Government, ng Department of Education, at ng telecommunication providers. Para sa mga existing SIM cards, kailangan i-register ang SIM card sa telecommunication provider sa loob ng 180 days o 6 na buwan simula ng ipatupad ang batas. Nagbigay din na extension na 120 days o 4 na buwan. Pero kapag nabigo pa ding iparegister ang SIM card, madi-deactivate na ito. At mayroon na lamang huling 5 araw na palugit upang ma-reactivate ang SIM card. Para sa mga postpaid users, manggagaling sa mga telecommunication provider ang registration form na kailangan kumpletuhin online. Para sa corporate accounts, ihingiin ang pangalan ng kumpanya, address ng negosyo, at pangalan ng authorized signatory. Kailangan lang i-confirm ng telco provider ang hawak na impormasyon ukol sa user, maging mga negosyo at kumpanya. Babala, nakasaad sa IRR na ang sinuman na napatunayan na magbibigay ng maling impormasyon, peking pagkakakilanlan, at pagbebenta ng nakaw ng SIM cards ay maaaring magmulta mula 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos at maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Kapag nakapagparehistro, ang user ay may obligasyon na i-report ang pagpalit ng personal information kapag nawala o nanakawan ng SIM card at kailangang mag-submit ng request to deactivate. Kapag pumanaw naman ang SIM card user, ang immediate family member nito ang magre-report para ma-deactivate ang SIM card. Huling paalala, mag-ingat sa mga peking links at websites na maaaring makuha ang inyong mga personal na impormasyon. Tandaan, ang mga link na ibibigay ko dito sa video na nakasaad din sa description tab lamang ang inyong bubuksan.
Magiging aktibo ang mga websites na ito simula December 27, 2022. I-screenshot kapag naging matagumpay ang inyong SIM card registration upang may hawak kayong patunay na kayo ay nakapagrehistro na ng inyong SIM cards. Ito ang mga telecommunication links kung saan nyo pwede i-register ang inyong SIM cards. Nakalagay na din sa description tab ang mga links ng kada telco providers. Para sa mga Dito subscribers, maaari nyong i-register ang inyong SIM card sa kanilang Dito app. Thank you for watching! Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe for more informational videos kagaya nito. Comment down below sa inyong mga katanungan. Maraming salamat and stay safe!